14 na masamang habits na nakapagpapabilis ng iyong pagtanda na hindi mo namamalayan. Maliban sa mga teenager, lahat tayo ay nagnanais rin na maging younger looking. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit malakas ang age-defying industry. Marami ang gumagastos ng ilang libo sa beauty products hanggang milyon-milyon bawat taon para lang magmukha silang bata. Yamang effective naman ang ibang mga beauty products, ang iyong itsura ay nakadepende pa rin sa mga pang-araw-araw na routine na iyong ginagawa. Narito ang 14 na masasamang habits na mabilis na nakapagpapatanda sa iyo. Number 1, kulang sa tulog. Ilang pag-aaral ng mga siyentipiko ang nagpatunay na ang pagtulog ng 7 oras o mababa pa dito gabi-gabi ay pwedeng makapagpaikli ng iyong buhay. Magmumukhang matanda ka na kahit nasa younger age ka pa lang. Ang pagiging kulang sa tulog ang nag-aalis ng iyong mental at physical na enerhiya na kailangan mo sa buong araw, to the point na baka maging mahirap para sa iyo nakaharapin ang iyong trabaho personally o sa professional na buhay mo. Ang pagiging kulang sa tulog ay hindi magiging madali para sa iyong katawan, lalo na sa iyong mga vital organs gaya ng utak at puso. Ang healing at detoxification process na nangyayari sa iyong pagtulog ay mahalaga para sa matatag na kaisipan at malakas na pangangatawan. Halimbawa, ang sleep hormone na ang tawag ay melatonin ang siyang nagko-contribute ng cellular repair sa iyong katawan na siyang sumasalag sa mga cancer cells. Ang human growth hormone ay nagpo-produce din habang tayo'y natutulog na siyang nagbibigay sa atin ng good muscle tone at nagpapakinis sa ating kutis. Number 2, magagalitin at hindi madaling nagpapatawad. Nagpapaikli lang ng buhay ang pagiging magalitin. Ang pagiging mapagpatawad ang tulong sa iyo para magkaroon ka pa ng dagdag na taon sa iyong buhay at maging produktibo ka palalo. Posible mong mapansin ang madaming wrinkles sa taong nakasimangot. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pagpapatawad ay tumutulong sa iyo para magkaroon ng mas magandang physical, psychological at spiritual na kaayusan. Nagbibigay rin ito ng magagandang kapakinabangan gaya ng pagbaba ng blood pressure, depression, stress at kabalisahan. Number 3, hindi nagsasunscreen araw-araw. Ang sobrang exposure sa UV radiation ay isa rin sa mga dahilan ng mabilis na pagtanda ng balat. Kailangan mong mag-sunscreen kahit sa mga cloudy days dahil ang mga clouds ay nagbablock lang ng 20% ng UV rays at ang UV rays ay nagkukos ng mga free radicals na sumisira sa iyong collagen, elastin at mga skin cells. Gumamit ka ng sunscreen na may SPF 30 para maiwasan mo ang mga senyales ng premature aging sa iyong pangangatawan. Number 4, umiinom ng alak para iwas stress. Hindi naman masama na uminom ng wine minsan sa isang linggo. Pero kapag umiinom ka na ng alak upang mawala ang iyong stress, nagiging daan ito upang ikaw ay mabilis na tumanda. Hindi lang ito dahil sa masamang epekto ng alkohol na nagpapahina ng metabolismo, kundi maging ganun din sa mga isyo na hindi pa nasosolve. Ilista mo ang mga bagay na nakakaabala sa iyo para makapag-isip ka ng solusyon kaysa umabot ka ng nonsense na mga bagay pagdating ng araw. Kahit ang maliit mong aksyon tungkol dito ang unti-unting makakapag-alis ng stress na iyong nararamdaman. At magbibigay pa ito ng ideya paano mo magagawa ng paraan ang iyong mga problema. Number 5, walang proper diet. Sino ang hindi gugustuhin bumaba ang kanyang timbang ng 5 kilo bago dumating ang araw ng kanilang bakasyon? Yamang nakakatukso nga ang mabilisang solusyon. Ang pagsira sa iyong diet ay hindi isang magandang ideya. Hindi ito panghabang buhay na solusyon. Sa katunayan nga, baka maging panghabang buhay itong banta sa iyong kalusugan. Maraming pagsasaliksik ang nagsabi na ang pagsira sa diet mo ang mabilis na makakapagpatanda sa iyo dahil binabawasan nito ang level ng iyong lakas. Nawawala rin ang iyong konsentrasyon at pwede itong humantong sa pagiging depressed o irritated. Nagdudulot din ito ng wrinkles at paglalaylay ng muka dahil ang balat ay walang sapat na oras para makapag-adjust sa pagbaba ng iyong timbang. Maganda para sa kalusugan ang weight management pero huwag mong subukan na magpababa ng timbang ng higit sa 1 kilo kada linggo. Number 6, nag-e-exercise lang para magbawas ng timbang. Kung ang exercise plan mo ay nagsisimula sa bawat unang araw ng Enero hanggang sa kumasya na ang iyong maong, parang dinadaya mo lang ang sarili mo
sa paglipas ng panahon. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na pag-e-ehersisyo ay makakatulong upang maiwasan ng isa ang mga age-related diseases. Siyang nagpapababa rin sa buhay ng isang tao. Ang araw-araw na pag-e-exercise ang nagpapababa sa level ng cortisol at nagpapataas sa mga beneficial hormones. Kinokontrol din ito ang mataas na high blood pressure. Nag-i-improve ng good mood at pinapanatili rin ito ang kalakasan at flexibility ng isa habang tumatanda. Kaya, mahalaga na igalaw mo ang iyong katawan at i-enjoy mo ang mabilis na pagtibok ng iyong puso habang nag-e-exercise upang mabilis na dumaloy ang dugo, pawis at endorphins sa iyong katawan. Gawin mong everyday habit ang pag-e-exercise kaysa gawin lang ito sa panahong kailangan mo na magbawas ng timbang. Number 7, wala kang oras para sa sarili mo. Kailan ang huling panahon na nagkaroon ka ng oras para sa sarili mo? Marahil kagabi, pwede rin kanina. Yamang, napaka-imposible nito para sa karamihan sa atin. Ang totoo ay walang sino man ang gagawa ng oras para sa iyo. Ito ay isang bagay na dapat mong gawin sa sarili mo. At ito rin ang pinakamahalagang paraan para maiwasan mo ang premature aging. Gumawa ka ng me-time list para sa sarili mo. Either mag-journal ka o maglakad-lakad ka sa umaga. Ang ganitong mga habits ang tutulong sa iyo para sa iyong long-time wellness. Number 8, masyadong palakain. Kapag lagi kang umuoo sa mga dessert at iba pang treats, gaya ng mga pastry at candy bars, baka tumanda ka ng maaga. Hindi lang ito nag-i-inflammate sa bahagi mo na nagdudulot ng diseases, bagkus nakaka-apekto rin ito sa iyong itsura. Nag-i-initiate ang mga sugar molecules ng biochemical na mga proseso na nagiging dahilan para maging looking haggard ka na at magkakaroon ng maraming wrinkles. Huwag nating kalimutan na ang pag-give-in sa ganitong temptasyon ay maaaring magresulta rin sa kawalan ng confidence at tiwala sa sarili. Ang pagkakaroon ng healthy diet ang tutulong sa'yo para ma-achieve mo ang younger looking skin na inaasam mo. Number 9, pag-inom gamit ang straw o bote. Hindi man ka panipaniwala, pero ang pag-inom sa ganitong mga processed drink na nakalagay sa bote at may straw ay pwedeng magdulot na magkaroon ka ng mouth wrinkles. Nagbigay ng payo ang mga dermatologists sa mga prone sa ganitong wrinkles sa bibig na huwag silang gagamit ng mga straw. Sa halip, dapat silang uminom sa isang baso ng tubig. Kung hindi mo maiwasan na uminom sa isang bote, subukan mo na i-relax ang iyong upper lip para maiwasan ang mga linya na pwedeng lumabas rito. Number 10, sobrang pagtatrabaho. Ang pag-focus sa karera mo kaysa sa isang bagay, gaya ng iyong physical na kalusugan, tahanan at pamilya, ay makakatulong sa'yo upang maakyat mo ang isang corporate ladder. Pero, may kapalit pa rin ang mga ito. Ang pagsusumikap na magtrabaho para sa promotion ay isa namang mabuting bagay. Pero, worth it ba ang lahat kung nararamdaman mo na parang tumatanda ka na? Lumalala ang problema kapag binuhos mo talaga ang lahat ng oras mo sa trabaho at madalas na pag-o-overtime. Magdagdag ka man ng 10 oras o 20 oras sa 40 hours work week, posibleng mawalan ka na ng oras para sa pag-e-ehersisyo at pagre-relax kasama ang iyong mga kaibigan, pamilya o kahit pagtulog pa nga. Ang sobrang pagtrabaho ng mahabang oras ay pwede ring maging sanhi para di ka makakain ng mabuti at nagiging dahilan para mapilitan kang kumain na lang sa isang fast food chain. Ito ang mga sitwasyon na kung saan marami ang nagtatagumpay sa kanilang karera, pero nakakalimutan na nila ang pinakamahalagang bagay sa buhay nila. Number 11, madaling mabahala. Ang stress ay nakakapag-accelerate ng aging process sa sarili mo na nagdudulot ng chemical imbalance sa iyong katawan. Ang epekto ng stress ay hindi nakikita dahil mas umiiral ito sa internal parts natin. Pero, kapag lagi tayong stress, tiyak na mahahalata mo na rin ito. Kaya, i-enjoy mo ang buhay mo. Maglibang ka. Go with the flow ka lang at tumawa ka kahit kailan na pwede mo itong gawin. Lagi mong tandaan na pansamantala lang ang mga problemang yan. Ang pagiging optimistic kahit sa maliliit na bagay ay mabisang paraan na rin upang maipagtanggol mo ang iyong sarili mula sa maagang pagtanda. Number 12, paghilod sa iyong mata. Kung gusto mong maging younger looking, huwag mong hilurin ang mga mata mo. Ang paghilod sa mata ay nagbe-breakdown ng mga collagens at elasticidad sa iyong katawan na siyang nagpo-produce ng wrinkles at sirang capillary. Para magamot ang naiiritang mga mata, subukan mo na magpakulo ng 2 tasa, palamigin mo ito at ilagay mo sa 2 mata mo. Ma-irritate man ito, huwag na huwag mo itong hihilurin. Number 13, posisyon ng pagtulog mo. Ang paghiga habang nakapatong ang iyong mukha sa unan ay pwedeng makapagpa-looking older sa iyo. Ang sadyang paglagay ng mukha sa unan
ay nagbibigay ng trauma sa iyong balat. Sa paglipas ng panahon, habang nagbe-breakdown ang mga collagens, ang trauma na ito ay lumalala dahil sa mga cotton na nasa pillowcase na pwedeng magdulot ng wrinkles sa iyong mukha. Ang abilidad ng balat na i-regenerate ang sarili nito ay konektado din sa sirkulasyon sa parte ng iyong mukha na itinatapat mo sa iyong unan. Para masolusyonan ang problemang ito, matulog ka sa normal na posisyon at iuna mo ang likod ng iyong katawan. Number 14, paninigarilyo. Alam naman nating lahat na nakakasama talaga sa kalusugan ang paninigarilyo. Pero alam mo ba na nakakasama rin ito sa itsura mo? Ang tabako at sigarilyo ay naglalaman ng mga kemikal na kapag naibuga sa hangin ay magbibigay ng posibilidad na magkaroon ng depekto sa balat, mata, ngipin at kahit sa buhok. Siyempre, alam din natin na ang sobrang paninigarilyo ay maaaring magresulta sa mga seryosong problema sa kalusugan na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halimbawa, ang paninigarilyo ay pwedeng makapagdulot ng matinding pinsala sa bibig, sa lalamunan, ganun din sa iyong baga. Baka maging looking older ka pa kaysa sa tunay mong edad. Maraming pag-aaral rin ang nagpapatunay na pampaikli talaga ng buhay ang paninigarilyo at pwede rin tumaas ang tsansa ng isa na magkaroon ng heart disease o lung disease. Ang paninigarilyo nga ang nagpapaaktibo sa mga enzymes na siyang nagpapababa sa elastisidad ng iyong katawan. Kahit ayaw mong sabihin na naninigarilyo ka, tiyak na mahahalata pa rin ito sa iyong mukha dahil sa mga wrinkles na siyang mabilis na nagpapatanda sa iyo. Isang rason din para itigil mo na ang bisyo na ito. Imaginin mo ang sarili mo. 5, 10, o 20 taon mula ngayon. Magiging buhay na buhay ka ba? Malakas o kaaya-ayang tingnan kahit matanda ka na? O magmumukhang matanda ka na kahit hindi pa doon umabot ang tunay mong edad? Lagi mong tandaan na nasa mga kamay mo ang pagpapasya. Yamang ang pagtanda ay mabagalang proseso na nangyayari sa paglipas ng panahon. Ang mga habits mo pa rin ang tunay na makakapag-determine kung gaano kakalusog at kasaya sa buhay mo. Sa kabutihang palad, ang mga habits mo na nagpo-promote sa iyong kalusugan habang tumatanda ka ang siyang mabuting paraan upang maalagaan mo ang iyong sarili. Hindi pa huli na magkaroon ka ng pagkakataong yakapin ang healthy lifestyle. Ikaw, mahilig ka ba sa healthy lifestyle? Ano ang mga sikreto mo kung paano mapanatili ang pagiging younger looking? Please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, please hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!